sa Pilipinas, pag sinabi mong Honda, hindi lang ito kilala pagdating sa paggawa ng magagandang motor. Actually, napakaganda rin ang kanilang reputation sa paggawa ng magagandang sasakyan. Kaya naman, sisilipin natin ngayong araw ang pinamabenta dito sa Pilipinas, SUV. Ang bagong Honda BR-V 2023. Tara! Dito sa atin sa Pilipinas, pag sinabi mong SUV, yan talaga yung pinakamabenta at inaay ng karamihan na dream car nila. Bakit? Kasi kapag binata ka, pwede ka magsama ng inyong mga barkada. Tapos, future-proof na rin just in case magkaroon ka na ng pamilya. Pwede mo na isakay dito, pati yung mga anak mo. Kaya, isang BR-V sa pinakamabentang SUV dito sa Pilipinas. At ngayon, nakakatuwa kasi meron na siyang new model at mas pinabrusko, mas pinamacho, at mas malaki sa dating. Straight dito sa panlabas niya, nakita ko agad itong line mula dun sa headlight dire-diretso hanggang dito. Ang dating niya. Tapos yung kulay na to. Ang kulay na ito ay premium opal white silver pearl. Pag nakita niyo sa personal netizens, hindi lang siya basta white. Para siyang may tatlong kulay. Depende sa angulo or sikat ng araw. Kaya super premium looking. Itong ating nire-review ngayon is yung VX variant or yung top of the line. Pero ang maganda doon, across all the variants, kahit yung base model, pare-parehas lang sila ng makina. Under the hood, meron tayo ditong 1.5 liters iVTEC dual overhead cam inline 4-cylinder engine that can produce 89 kilowatts of power at 6,600 RPM. Habang meron naman itong maximum torque na 145 Nm at 4,300 RPM. Of course, PGM, FI, and mated with CVT, automatic na rin ang isang ito. Kung parang familiar yung kanyang makina, yun ay dahil parehas ito ng makina ng Honda City. Kaya makaka-expect tayo dito ng napakagandang fuel efficiency. Sa katunayan, nakakuha ito ng 24.71 km per liter. Halos parang dalawang motor lang ang gamit mo. Pero, kotse na. Kaya panalo talaga pagdating sa gas consumption, di ba? Pagdating naman sa fuel tank capacity, meron itong 42 liters. Euro 4 compliant na rin at of course, 7-seater. Marami kang pwedeng isakay. Astig, di ba? Pagdating sa unahan, netizens, kitang-kita na agad natin yung pinagkaiba niya compared doon sa previous model niya kasi nabawasan na yung parang mga chrome garnish dito. Dati kasi super uso sa Honda yung may malaking chrome garnish dito. Ngayon, naging minimalist na lang siya, na dito lang siya sa taas. Of course, we still have the Honda badge dito. Tapos, pati yung kanya mga fog lamps, syempre headlight is all LED na. Ang tanging bulb type is yung kanya mga turn signals. Tapos, dahil top of the line ito, kulay silver yung pinaka nasa chin part niya compared dun sa mga base model na kulay black lang. So, mas premium looking siya. Or depende sa taste niyo kasi minsan gusto ng iba is kulay black lang din. Parang nakikita mo na talaga na kamag-anak na siya or nandun na siya sa new blood ng Honda line. Kagaya na siya ng mga sa City, sa Civic, parang ganun na yung mga resemblance niya. And of course, din sa bagong CR-V. Na kung alin dun yung gusto nyo i-review natin next vlog, comment nyo sa baba. Bibigyan natin ng full review. Of course, meron tayong repeaters on the side mirrors and power folding na rin po yung kanyang mga side mirrors. At the same time, kung may mapapansin kayong kakaiba dito sa side mirror na to, ay meron na siyang camera. Dahil VX variant ito nire-review natin, meron na din po siyang Honda Sensing. For me, mas lumakas din yung dating nung kanyang pinaka-likurang bahagi ni Netizens kasi naging minimalist na lang siya. And kung medyo familiar sa inyo yung kanyang mga tail lights, is because parehas na siya or nare-resemblance ko dito yung Honda City. Hindi siya exactly similar pero magkalapit na magkalapit or parang magkamukha talaga, di ba? Minimalist na lang yung likod niya. In fact, meron lang ditong BR-V na badge, Honda badge. Tapos, syempre, dahil top of the line ito, ang pinaka-indicator mo lang para malaman mo na nasa iyo yung pinakamahal na variant is itong VX na nakasulat at saka iVTEC. So, kapag ka tinignan mo yung mga ibang variant niya, even yung base model, wala halos pinagkaiba, ito lang yung natanggal. Kaya hindi gaano halata, lalo lang kung nasa likuran, kung anong variant yung kinuha mo. And of course, meron siyang mga sensors dito sa gilid at meron na ding rear camera. Top of the line niya eh, wow. Diba? Siyempre, buksan naman natin. Yun! Manual tailgate pa lang siya. Pero gusto kasi sa manual tailgate, mabilis lang siyang bumukas. Pero siyempre, luxurious pa rin kapag ka naka-power tailgate. So dito, sa kanyang likuran netizens, dahil nga 7-seater siya, kung makikita ninyo, minimal lang yung space na makukuha nyo dito. Siguro yung mga bags kapag kaalis kayo, kasyang-kasya dito. At the same time, kung meron kayong wheelchair, na kapag tinupin nyo yung wheelchair, siguro kakasya dito. Tapos itong isang to is naaangat din siya. Pwede mo siyang iangat dito. Ayan. So kung may ilalagay kang gamit dito, let's say kagaya namin, meron kaming mga camera equipments. Gusto ko ilagay diyan, hindi na siya basta-basta masisilip kapag sinarado mo to. Sisilip niyan ganun. Walang gamit ah, di ko to mananakawan ah.
syempre may iba pa yung purpose. Pin natin to. So pag tinupi mo to, of course, meron na siya. Liters of space. Ayan, dito mas marami ka nang pwedeng ilagay, di ba? So kung may dami kang dapat ikarga, let's say, lima lang naman kayong aalis, pwede mo naman itupi yung third row. So kung gusto mo na mas madami pang space kaysa dyan at dalawa lang naman kayong aalis or isa ka lang naman aalis, pwede mo pang itupi yung kaya mas madami kang may kakarga. Sobrang easy lang niya itupi na design kasi tumbling seat naman ito eh. Nagtatumble naman siya na ganyan. Kung gusto mong flat surface, pwede din ganito lang eh. So kapag ganito yung setup, mas maluwag na siya at ganito kadaming liters na yung pwede mong ilagay. Ayan. So I think, bukod sa pwedeng pang pamilya, pwede rin pang barkada, pwede pang pang business. Kaya all in one na talaga. Kahit yung magtatakong bakit isa to sa pinaka mabenta. Ngayon, kapag sinakyan naman, tignan natin kung gaano kaluwag yung space, lalong-lalo na sa third row kasi yun yung pinaka selling factor niya. Tara. Pagdating sa third row netizens, it's just decent. Siguro sasabihin ng iba para mga bata lang kasya dito. My height is just around 5'3", so under tall person ako kaya kasyang-kasya ako dito. Actually, kaya kong bumiyahe dito ng mahaba. Pwede pa nga itong i-decline ng konti para mas makasandal ako ng mas maganda. Mas maganda na yung space ko dito. Yun nga lang, masasakripisyo mo of course yung space sa likuran kung may nilagay ka dong bag. Pero kung malalapit lang naman ang biyahe, wala kayong dalang malalaking bag, kasyang-kasya na dito. Kaya ko tumagal dito kahit long ride. So if siguro mga 5'6", kasya pa dito, pero mga 5'7 pataas, medyo masikip na. The headspace, konti na lang din para sa mga taller riders. Siguro hanggang mga 5'6 talaga yung makakasit pa dito ng comfortable pagdating sa mga habang biyahe. Anything na mas matangkad kaysa doon, siguro medyo mahihirapan na. Pagdating sa mga laruan dito sa likod, wala namang masyadong nakikita dito. Meron na tayong cup holders magkabila. And meron siyang 12 volts power outlet dito. Mag-e-enjoy kahit mahaba yung biyahe, nakakapag-charge yung mga nasa likod. Kasi importante talaga charger eh, kapag bumabiyahe tayo. At meron ditong parang pencil holder. Pwede din, cellphone actually eh, no? Yun lang, hindi siya lubog na lubog. Siguro kalahati lang ng cellphone kasya dito. And ayun, mayroon din siyang mga hawakan dito. Ayan no, para siyang hydraulic, hindi siya pumapaltik pabalik. Isa pa sa nagustuhan ko na rin, kasi nakita ko dito, mayroon siyang mga side curtain airbags. So safe kahit yung mga nasa likuran ninyo. Kung sakali lang ma-accidente tayo, hindi naman natin masasabi, di ba? Ang trahedya. So safe na safe kahit nasa likod ka nakaupo kasi may side airbag siya. Tingnan naman natin yung second row. Pagdating naman sa second row, Nelisens, walang kahirap-hirap at super comfortable for me. Wala akong space issue dito kasi kumita nyo, napakalawak pa ng legroom. So kahit yung mga matatangkad, kayang-kaya dito. Isa pa pala sa napansin ko is nandito lang yung kanyang pinaka mga aircon vents and air vents. So share mo na lang siya dun sa mga nasa likod, mag-aagawan na lang kayo. Wala siyang separated air vents dito sa third row, kahit dun sa mga gilid-gilid lang. Pero I think cool enough naman yung kanyang aircon para malamigan yung mga nasa likod, di ba? Syempre ilalagay mo na lang sa likod yung mga sabit lang. Walang ambag sa gas. So, dito sa unahan, pinakalaruan mo dito, meron din tayo ditong 12 volts sa power outlet. Wala siyang aircon dito or air vents dito. Pero napaka-premium ng seat niya, netizens. Leather seat siya. Hindi siya yung authentic leather na sobrang mamahaling leather. Pero sobrang ganda niya sa paningin. At super premium ng datingan. Kasi may mga stitches pa siya. At the same time, yung kanyang mga pintuan, meron ding parang mga leather material and stitches. No? Tapos dito, meron din tayong cup holder. I think siguro, kasya dito, mga tatlong cups. And may speakers. Kaya pag nag-sound trip kayo, talagang yumayanig dito sa loob. And yun nga, meron din siya nalagyanan dito ng smartphone. Aside doon, kung gusto mo naman maging generous dun sa mga nasa likod mo kasi sobrang sikip or medyo matatangkad sila, pwede mo naman tong iusod. Yan, pwede kang umusod sa unahan. Ako, madamot ako yan, kaya... Tapos, ito pa yung isa sa maganda sa kanya na pagpa-luxury. Meron siyang armrest. Wala lang cup holders yung armrest niya, pero at least may armrest, di ba? So, para kang boss dito. Seatbelts, ang ganda na rin ng placement kahit dun sa mga nasa likod. Ang ganda ng placement ng seatbelts niya. Hindi na siya parang nakakailang na may seatbelt dito sa may bunbunan mo. Nasa gilid na siya. So, okay din yung seatbelt dun sa third row. By the way, kung 3 passenger yung gusto niyo dito sa second row, netizens, kayang-kaya din kasi napakalit lang nung tunnel niya sa gitna. So, comfortable pa rin yung uupo dito sa gitna. Hindi siya parang awkward na ang taas-taas ng tunnel. So, this is, I think, friendly for 3 adults nang walang kahirap-hirap. Isa pa sa worth mentioning, netizens, bago ako pumunta dun sa driver seat, is nakita ko itong kanyang mags. Sobrang aesthetic, no? Two-tone siya and alloy wheels na rin siya. Meron tayo, of course, badge ng Honda dito. Naka-disc brake na siya sa unahan and then drum brakes naman sa likuran. Of course, with ABS na rin. Ang kanyang stock tires is Bridgestone. I think yung Bridgestone isa sa mga maganda pang araw-araw or for city driving ng mga tatak ng mga gulong. May 16 wheels option sila. Yun ay dun sa manual transmission. Pinaka-base model. Pero astig lang, di ba? Straight out from the casa, maporma na yung mags mo. Hindi mo na kailangan palitan. Bridgestone pa kaya matagal na bago ka magpalit ulit ng gulong. By the way, netizens, hindi kasama tong decals na to ha, para sa mga nag-aalala na baka kasama siya. Pag binili mo yung kotse na to, hindi siya kasama. Para lang to sa mga test drive units na kagaya dito sa Honda Carmona. Pasok ka tayo sa loob. Of course, equipped din siya with smart entry.
So, dito na nga sa kung ano ng driver. Depende kung paano mo to bibilin. Ikaw ba yung magpapadrive lang o ikaw magdadrive? For me, ang sarap nito i-drive. Kasi kung makikita ninyo yung kanyang pinaka-manibela na license, ano din siya, leather material. Parang rubber leather. Meron din siyang mga stitches. So, ang sarap sa grip. And of course, you all have the buttons that you need. Nakakatawa kasi parang ang sarap mag-selfie dito, no? Nung nakadrive ka ng Honda. Siyempre, pride of ownership, Honda. Habang nagmamaneho kang ganyan, no? Selfie ka. Sheesh! Social climber. Sa mo ilalagay ang phone mo, meron siyang nalagyan dito. Tapos, meron din siyang Apple CarPlay and Android Auto. Dito yung pinaka USB port niya para sa inyong connectivity. Meron din siyang isa pang power outlet para pang magcha-charge naman. Let's say yung passenger mo magcha-charge. So, meron siyang mga piano black material dito, which is kapitin din ng fingerprint of course. Pero, ang maganda doon, dito naman yung mga buttons niya. So, you all have the buttons that you need here. Meron tayo ditong 7-inch touchscreen infotainment system. And, meron tayong analog display for the RPM indicator at saka sa speedometer. Pero doon sa gitna, meron siya around 4 inches doon na digital panel. Doon sa mga base model niya, mas maliit yung nasa gitnang bahagi na display. Dito, meron din of course na armrest para sa driver. Kaya mas relaxing na to i-drive kung medyo traffic. Pwede kang sumandal dito. And cubby holders of course. May kaliitan lang ng konti siguro kasi dito yung mga easy access lang. Pero at least may cubby holders. Tsaka importante sa akin, meron talagang armrest. Kasi pag traffic talaga, di mo masasabi, di ba? You also have your hazard button here. Tapos dito, kaya napakadami niya na buttons kasi meron na nga siyang Honda sensing na tinatawag. Meron tayo dito paddle shifters para kung gusto mong mag-manual mode. And of course, pwede ka din sumagot ng tawag dito sa kanyang right button. May mga volume. Ang Honda sensing netizens, para sa mga hindi nakakaalam sa inyo, ito yung mga inclusions niya. Meron siyang adaptive cruise control. Meron din siyang auto high beam. Yung auto high beam netizens, pag nakikita niya na sobrang dilim yung kalsada, mag-high beam yung inyong kotse. And then pag nakita niya may kasalubong, automatic maglo-low beam yon para hindi kayo makaperwisyo dun sa mga nakakasalubong yung ibang sasakyan. Maganda to, lalong-lalo sa mga liblib, yung mga walang mga poste na lugar. Kaya ang galing, may auto high beam. Tagdag mo pa dyan, meron din siyang lead car departure notification, collision mitigation braking system, meron din siyang lane keeping assist system, at meron din siyang road departure mitigation with lane departure warning. At ayun, ay yung tinatawag na Honda sensing at included siya sa iba pang mga model nila kagaya ng Civic, CRV, and even the Honda City. Aircon vents, meron, very generous din naman siya. Meron for the driver, for the middle part, for your passenger. Kompleto, Recados naman siya. And of course, dahil automatic naman ito, meron lang tayo ditong park. Wala lang siyang ano ah, yung parang park button. Ano talaga, di cambio, kasama sa cambio. Park, reverse, neutral, D and S. And then dito, meron lang cubby holders din, of course, kung gusto mo maglagay dyan ng mga papeles mo. And ayun, straight to the point lang. May mga cup holders din siya for your driver. Tapos may maliit din dito na pencil holder. Of course, may airbag din. And yung kanyang pinaka mirror dito is adaptive, day and night. Tapos meron din tayong mga vanity mirrors dito. That's it, straight to the point. Siguro sakto to, pwede mo namang i-adjust to eh. Yan, no? Para kung taller riders, adjust mo siya. Eh, since short driver ako, dito ko unahan ako. Pwede pang umunahan ng sobra. Grabe naman yun. Hindi naman ako ganyan kaliit. For me, ito yung kanyang pinaka-standard na position. Comfortable na ako dyan. Of course, not to mention pala, may mga speakers din siya dito. Kaya sobrang ganda ng riding experience yung gusto niya mag-sound trip. And may mga stitches din yung kanyang mga doors. Leather material din siya. Kaya super premium looking siya pagdating sa loob. Dito all black lang siya. I think this is more on the durable side. Lagi kasi ito nasisinaga ng araw. Pero at least may mga premium touches pa rin siya. Kasi may mga leather dito sa gitna. So, yep, satisfying for me and of course, attack Honda kaya alam mo matibay. Above average din for 207mm yung kanyang ground clearance. Kaya kahit loaded ito ng 7 seats, ay hindi ka mag-worry na kapag napasaba ka sa mga medyo somehow off-road experiences. At the same time, kapag matataas yung mga humps. At ang kanyang weight is nasa 1,298kg and I think mas magaan yung manual version. Kaya kung iisipin mo, mas matipid siya pagdating sa konsumo ng gasolina. Isa pa sa nagpasig sa kanya na recess bukod sa keyless entry na siya and push start button na lang siya. Meron din siyang remote engine start. Lock button and then press and hold. Yun. Para pwede ka mo nang palamigin. Kung halimbawa, sisimba ka o kaya naman galing ka sa mall, pwede na lumamig yung loob para pag sinakyan mo, hindi ka na mapapaso yung puwet mo. No? Isa pa sa maganda sa kanya ni NSS is meron siyang stock na roof rail. So maglalagay ka na lang ng roof rack. Pwede ka na maglagay ng mga gamit sa itaas. So, the moment of truth, magkano nga ba itong Honda BRV na bago ni NSS? Itong VX variant or top of the line is nagkakalaga ng 1,390,000 pesos. And kung makikita ninyo, para sa akin, ang pinaka-selling point niya is yung kanyang Honda sensing. Kasi kung magagamit mo ng tama yung adaptive
yung cruise control, sobrang nakakapagpadali ito ng driving experience ng mga drivers. Of course, yung iba, nabuhay naman ng walang mga ganitong luxury features. Pero for me, sumasabay na nga tayo sa modernisasyon, kaya dapat future-proof na yung mga sasakyan natin. If I were to choose between all the variants, I think ito yung VX variant. But, syempre, kung problema ang budget, meron din siyang ibang variants. The base model, which is the manual transmission, ay nakakalaga ng 1,090,000 pesos. Yung S-CVT variant naman ay nakakahalaga ng 1,150,000 pesos. Yung sumunod dito na V-CVT naman ay nakakahalaga ng 1,295,000 pesos. And may plus 20,000 siya kung pipiliin nyo itong premium opal white silver pearl. So I guess yun talaga yung mababenta eh. Kaya laging may additional pagdating sa mga white na variant sa mga kotse. Kasi yun talaga yung parang premium looking at the same time, iba ginagamit sa mga bridal purposes, no? So multi-purpose talaga siya. So para sa inyo, netizens, sulit ba ang bagong BRV na 2023 model? For me, sa looks pa lang, head turner na, and plus the Honda Sensing, the win niya talaga yung gusto ko sa isang kotse. 7-seater, I think this is a great choice para sa future na magbi-business, magpagpapamilya, or even gala lang with barkada. It really suits, lalong-lalo lang ngayon, magpapasko na. Sigurado, marami tumitingin ng kotse sa inyo. So yun, netizens, kung nagustuhan niyo to, don't forget to give this video a thumbs up, subscribe, ano pang ibang mga Honda cars, or even any other brands ng kotse ang gusto niyo mapanood. Next vlog, comment your suggestions below. By the way, kung interested kayo na kumuha ng mga Honda cars, nire-review ko to currently dito sa Honda Cars Carmona. Pwede nyo kontakin si Brian Sanchez. Lalagay ko dito sa screen yung kanyang contact info. Sa kanya na kayo kumuha ng sasakyan. Ito yung katsos ko, pre. De joke lang. So yun, netizens, that's it. Always keep it cool and ride safe always.